716 kHz, ang tinig ng Kaunlaran. Magandang umaga, Laguna! Ako po si Chad. At ako naman si Cabs. Sama-sama natin pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw, Laguna. Magandang araw sa iyo, partner. Good morning din, partner. Ano nga bang topic natin ngayong araw? Yung pag-uusapan natin ngayong araw ay may kinalaman sa kampanya ng ating pamahalaan laban sa itinuturing nating isa sa mga salot ng lipunan, ang droga. Hindi naman lingid sa ating kaalaman yung kampanya, yung ginagawa ngayon ng ating kapulisan laban sa pagbebenta at paggamit ng droga. Sa katunayan, marami na po tayong nababalitaan. Umabot na raw po sa libo-libo ang mga sumuko sa mga gumagamit at nagbebenta. Tama ka, partner. Dahil nga dito, pinagtuturuan nga ng pansin ngayon kung paano matutulungan ang mga sumuko na magbago at mamuhay ng normal. Tamang-tama dahil ngayon linggo, ikatlong linggo ng Nobyembre, ay ating ginugunita ang Drug Abuse Prevention and Control Week. Narito po tayo sa isang Drug and Alcohol Rehabilitation Center and Training Facility sa Cabuyao City dito sa Laguna. Kakaiba ang lugar na ito dahil matatagpuan ito sa loob ng isang resort. At kasama po natin ngayon ang Executive Director ng One Algon Place Foundation Incorporated, si Sir Rudine Gonzalez III. Magandang umaga, Sir Rudine, at welcome po sa Dito sa Laguna. Morning po. Umpisa na natin ang ating talakayan. Sir Rudine, maaari niyo po bang ikwento kung ano po ang One Algon Place at kung sino nakaisip nito? Well, ang One Algon Place is a drug rehabilitation center at same time it's a acute chronic psychiatric facility, meaning ganito yun. Ang drug rehab kasi, if you're a licensed drug rehab sa DOH, you can only accept drug patients. Hindi ka pwede mag-accept ng drug patients with psychosis. And that's the reason why meron din kaming acute chronic psychiatric facility para matulungan namin yung mga drug addicts na kung tawagin ay dual diagnosis. At yung dual diagnosis, these are the drug dependents or the drug abusers na may psychosis na due to substance abuse. Yung tipo bang, halimbawa, nagsyabu ka, long-term use, magiging psychotic ka na, meaning meron ka ng schizophrenia or pwede kang magkaroon ng mood disorder. That is the reason why kailangan kompleto ka. Pero right now, sa Pilipinas kasi ganito kasimple. We have drug rehabs, which is yun ang sinasabi ng gobyerno. Ipagparamihin ang drug rehab. Pero hindi nila nakikita may long-term effect ang drugs, which is yun na nga, yung psychosis. Kailangan gawin nila, instead of them building drug rehabs only, they also have to build mental health institutions. I see. So, yan po ba isa sa mga dahilan kung bakit ganito po yung konsepto ng inyong lugar? Kasi this is a rehab and training facility, pero mukhang bakasyonan, di po ba? Parang nasa resort lang po tayo. Well, ganito yun. Algon started out as an idea of my father way back 90s pa. Kasi matulungin talaga yung father ko way back. So, inisip niya at maghanap ka ng study about a rehab. Study about the resort. Ngayon ganito, nag-input ako sa computer doon.